Makali mga sir. Babalik kami tambay sa rooftop vlogs. Sama ko si Yuan. Medyo matagal-tagal tayong walang upload, no? Dahil nga madalas tayong nilalagnat. Sa hindi rin naman tayo nakapag-load. Dahil masama rin yung panahon. Saka dahil nga nagkasakit yung mga ibon natin. So, konting update lang tayo ngayon, ano. Meron kasi tayong mga bagong bagong kuha na breeder para el unti-unti na rin natin magpalit ng mga panlaro para naman gumanda yung chances natin sa sa karera. So, papakita ko sa inyo yung mga bago nating kuha ng mga ibon. So, napakita ko sa inyo yung mga bago nating kuha na breeder. Ayan. Problema lang, pareha silang barako. So, hahanap pa tayo ng ipapare sa kanila. Isang blue bar sa isang black check. So ngayon, magkasama muna sila dyan. Ano? Hindi naman sila nag-aaway. Ayan, black check. Tapos yung blue bar. Mapapansin nyo, no? Medyo sarog na yung mga ilong nila. So, breeder na breeder talaga ito mga ito. Pinasa na sa atin. Parehas barako. Hanapan pa lang natin ng pamaris. So, kunin natin para mas makita ninyo. Muna yung tingting. Dito muna tayo sa loob. Masyado na mainit sa labas. Tanghalian tapat na. So, ito yung isa sa mga nakuha natin. Breeder. Barako. Ito yung nakatingting. Kabilaan tingting. Ito nyo yung mata. Ito yung talukap nya. Makapal na rin. Walang mata. Ilong. So, barog na yung ilong. Ayon sa singsing nya, nakaka comoring lang sya na Taiwan 2014. So, main check pa talaga na nakapasulat Taiwan comoring 2014. So kung ayon doon sa singsing nya, na sya, mag 5 years na sya. Hindi pa natin alam yung bloodline nito, no, kasi yung kapatid ko na naman ang kumuha, bali nagmamadali lang din na naman siya noon. Kinuha namin to dun sa kung naalala niyo, may-ari nung red check yung nilaro natin, kaya lang nagkasakit. So, siya din yung na may-ari ng tindahan ng patukari ito sa lugar namin. So, tama yung info niyan, sabi niya nag-anak daw ito ng 9th place yata sa UPPRU. Hindi ko sigurado, pero pag bumili ako ng patoka, aalamin natin. Tanungin natin ulit. Kasi yung kapatid ko nagmamadali na nung umalis nung na yun. Kinuha niya ito. Babalik na kasi siyang kampo. Sumaglit lang dahil binyag nung anak niya. Tapos yun nga, kumuha rin siya nitong ibon. So, ito, blue bar, barako. Hanapan natin ng kapares para masubukan natin yung anak. Kunin natin yung isa.
Ito yung isa pa natin nakuha, Barako din. Black check. Ayan, pakpak. Ganda ang katawan niya. Tapos pati yung kibo niya, ang dulas. Mata. Bila. Ilong. So, ang sing-sing niya, comring lang din na 2015. So, ang info dito, finisher daw to. Hindi lang natin alam kung anong finisher ng kung saan. So, tatanungin natin. Magbumili tayo pa to. Tanungin natin kung saan finisher siya saka kung anong bloodline. Maganda siya, maganda. Napakadulas. Ganda ng katawan. So, saka ang ganda rin ng tindig nito. Makita nyo anina nung nakuha na natin habang nasa ano, kulungan siya. Yun. Update na lang ulit pagka nakakuha natin yung info nila. So, kunin natin yung isa pa. Meron bang isa? Ito yung pangatlo. Pigeon pa. Checkered. Black check. Kita nyo naman yung ilong. Semento pa. Tapos wala pang kakulay-kulay sa leg. Saka umiiyak pa ito. Halit pa yung katawan. So, ang info daw dito, magulang nito nag 6th place sa MMFC. Yun ang sabi. So, lilinawin natin talaga sa ano, pagka nakapunta tayo dun sa kanila. So, ngayon, dalawang araw na natin itong viewing. So, bababad natin sa viewing area natin siguro mga 2 weeks para sigurado. Yung iba 5 days to 1 week pero tayo isagad natin 2 weeks para sigurado. Ito mas mahaba yung dipan tayo. Pan siya eh. Madungi siya na checkered eh. So, ngayon ilalagay natin ulit sa viewing area to. Habang maganda yung panahon kasi itong dalawang araw na binibibing natin siya, hindi natin siya maibabad kasi nga kada mamaya umuulan. So ngayon medyo mainit, kaso sobrang init naman, babad lang natin saglit, siguro mga 30 minutes, tapos pag tumodo yung init, tatanggalin din natin siya, tapos balik natin pag hapon. So yun, ito yung tatlong bagong ano natin, hango natin, dalawang breeder na kak, tapos ito, pichon. Tuloy-tuloy yung ano, pagkuha natin ng mga bagong ibon para mag-improve yung mga ibon natin dito sa loft. Pero hindi pa rin naman natin sinusukuan yung mga dati nating ibon, ano. Nalasat lang talaga, ano. Nagkasakit talaga sila ngayon. Hindi talaga maiwasan kasi kahit mga big loft na pepeste. Tingnan rin dito sa mga kapitbahay natin, nadadali rin. So, iniisip ko nga, baka hindi na ako maglaro ng norte kasi sa norte talaga lagi nagkakasakit. Marami nagkakasakit. Pag south, saka summer, hindi naman masyado. Itong kapitbahay nga din natin, nadali din siya, no? Sa kapatid doon, pag magpupunta ka doon sa loading area, ganun halos ganun din ang mga kwentuhan.
Yung iba nga, mas una pa silang na ano, nadali. Tayo, dito lang tayo nadali. Araw-araw na tayo naglilinis, umaga hapon, tapos kada mamaya rin nag-i-spray din tayo ng ano, tubig na may Clorox. Hindi na natin inaalis yun. Basta pag nakatambay tayo rito, no, spray tayo ng spray ng tubig na may Clorox. Tapos linis, umaga sa kahapon. Ngayon nga, kanina napaglinis tayo konti. Kaso sumobra na yung init. So, sa breeder nakapaglinis na tayo pero dun sa flyers hindi pa, pero hindi naman siya ganun kadumi dahil naglilinis nga tayo bago magsarado. So, baka mamaya pag medyo matindi kasi yung init niyan. So, yun, ilalagay natin sa viewing area ito. Andit, eto muna. Panahon. So, as tumirik din yung ano. Tumirik din si Haring Araw. Ayan, dyan muna siya. Siguro mga ano, 30 minutes. Pero pag tumindi niya yung init, isisilong na natin siya.